Napunan na ng libu-libong sako ng NFA rice ang dating bakanting warehouse ng National Food Authority sa Valenzuela City sa pagdating ng bigas na inangkat ng gobyerno mula Thailand at Vietnam. Kaya nang malaman ng rice retailer na si Conrado Lim na may supply na ng NFA, tiniyak niya makakakuha siya ng 50 sako ng bigas para maibenta. Ito yung 50 bags kayong ubusin sa araw. O sa 100 pesos, di may 5,000 ka. Sakita mo sa commercial, mga wala pang 1,000. Ilang minuto pa lang nang dumating ang NFA rice sa palengke, may mga bumili na. Nananatiling 27 pesos kada kilo ang presyo nito. Mura kasi, tsaka maganda oh. Mm-hmm. Yun, tsaka walang amoy. Ang iba pa, madurog. Mm-hmm. Wala mga, pero ito walang amoy oh. Mm-hmm. Okay siya talaga. Ayon sa NFA, may 1.5 million na sako ng NFA rice na alokasyon para sa Metro Manila. Sa Commonwealth Market, apat na pwesto na ng bigasan na nagtitinda ng NFA rice. Mayroon na ring supply nito sa Muñoz Market at Kamuning Market. Nag-inspeksyon din ng mga opisyal ng NFA para matiyak na umabot na sa merkadong NFA rice na inangkat ng gobyerno. Dahil sa pagdating ng NFA rice, inaasahang bababa na rin ang presyo ng commercial rice. Sa Balanga City, Bataan, mayroon na rin ibinibenta ang NFA rice. Pero ayon sa mga nagtitinda, 3 kilo lang ang ibinibenta nila sa kada customer para mas maraming makabili. Nitong Enero pa huling na ibenta ang NFA rice sa mga pamilihan ng Balanga. Nasa mahigit 5,000 sako ng bigas ng NFA ang nakalaan sa lungsod mula sa 12,000 sako na inilaan sa Bataan. Nagbabala naman ang NFA laban sa mga mapagsamantalang retailers na huwag ibibenta bilang commercial rice ang NFA rice. Kumahuli sila na nagre-rebag o nagda-divert. Automatic yun, talagang cancellation ng accreditation. Bernadette Reyes, GMA News.